Hello guys, good morning. So yun, oh, so nandito po ako ngayon sa labas, so para bumili ng pagkain, bigas at gatas ng anak ko, ng bunso ko. So so mahirap pa rin po talaga yung buhay dito. So naka-lockdown pa rin yung Inter Luzon. So yun, sige. Samahan niyo ako, guys. Excuse. So, bibili ako ng isang kabang bigas dahil nabalitaan niya na baka magtotally lockdown na sa buong Pilipinas. Pero wala pa naman na balita pa. Hindi pa naman ina-announce ng ating presidente. Pero posible dahil nga sa pataas ng pataas yung case ng virus ng COVID. So kaya yan lang guys, ha, mag-parking lang ako. Bibili ako bigas eh. Okay. So nandito na ako ngayon. So ayan. Samahan niyo ako guys. Bibili ako ngayon ng bigas. So ayan guys, so nakabili na ako ng isang kabang bigas. So kano ba yung presyo ni kuya? Pakita ko sa inyo guys. So ito yung resibo niya. Sana 150 yung 50 kilos yung isang sakong bigas. Meron doon mas mahal, excuse me, 25 kilos isang sako, pero mas mahal siya eh. Halos konti lang yung diferensya nila, mga nasa 1 plus din, kulang 1,000, kulang 2,000. Sabi ko dito lang tayo sa dito na lang tayo sa 50 kilos. So maganda rin klase naman. Tsaka 50 kilos pa. So punta naman muna ako sa gasoline station, magpapagasolina ako. Maganda kasi pag may gasolina ka, para if in case ng emergency, huwag naman sana, at least meron kang gaso, hindi ka napupunta ng gasoline station, mas hassle. So kaya ayun, so pakita ko sa inyo guys yung kalsada kung gaano kaluwag. Sige guys, ito yung kalsada dito sa Mindanao Avenue. Nakita nyo guys kung gaano kaluwag. Ito yung isa sa magandang naidulot ng COVID-19 virus. So, ayun, kung makikita nyo na yung kalangitan, napakaganda. Asul na asul. Yung ulap, ayan. So, napakalinis yung kalsada. So, may magandang naidulot. Sobrang gandang naidulot talaga sa mundo natin, sa Earth. So ha, lahat ng tao halos walang lumalabas. So, dati dito sa area na to, itong area na to, naku, grabing traffic dito. So dito na ako guys magpapakarga sa gasoline station sa Caltex. So yan.
Tinuro tayo ng bossing dito sa kabilang gasoline station. Dito yan. Yan, pakarga tayo. Sir, pakarga naman 200 lang. 200 po? Ah. Ano pinalagay natin, sir? 91 octane. 91 octane, silver po, 200. Ah. Sir. Silver 200. Master, may shipto dito po. Tapos po meron. Sorry? Tapos po. Meron pa, meron. Ito po. 200 dito po. Oh, may lawyer po dito. Happy Plus, Robinson's Court. Wala eh. Dapat po. So, pinargaan ko muna ng 200 pesos. Dahil may gasolina pa naman ako. Kaya okay na rin yan. So, 200 per liter is yung 200. Sige guys, pakita ko ulit sa inyo yung kalsada. Sa dito, pwede rin dito mag-U-turn, kaya lang mali yung U-turn natin eh, masyadong tutok. So yung mga kasalubong doon sa likod, pwedeng banggain ka, so magkukus ka pa ng accident. So doon tayo sa tamang way kung saan dapat mag-U-turn. Pero hindi na pala ako mag-U-turn dahil dito may daan pala dito papunta doon sa bibilang ko ng nagatas. So doon na lang ako dadaan. So yan, kung mapapansin nyo, napakagandang sarap magmaneho, mag-drive. Dahil nga, yun, walang traffic. Hindi ito yung normal na araw dito na sa kalsada na to, ah. Anyway, kahit sa lahat naman yata ng kalsada sa Metro Manila eh, talagang yung traffic talaga dito. Naku na, grabing traffic talaga. So ito yung update natin sa kalsada. So yung unang video ko, in-update ko kayo sa ibang kalsada. So ngayon, ito naman yung ibang kalsada dito sa Quezon City. Kung saan makikita nyo. Up. Napakahigpit talaga. So yan. So halos bawat lahat ng maliliit na subdivision, so may mga nakabantay talaga sila. Hindi ka pwedeng pumasok kapag hindi ka taga doon. Tulad din doon sa amin, so may sa bahay namin, so yung subdivision, hindi ka rin pwedeng pumasok kapag hindi ka taga doon dahil binigyan na nga kami ng ano ba yan? Ano ba tawag na? Yung parang kung sa barko tawagin namin ay shore pass. So kailangan mo ipakita yung bago ka pumasok ng compound or subdivision. So talagang naghigpit na dito ngayon. Tsaka kahapon, papasalamat din pala ako sa kapitan namin dito kahapon kay Attorney Eric Juan na nagbigay kahapon ng pagkain ng relief goods. Kaya maraming pasalamat din natin. So yung napakabait naming kapitan, aktibo po talaga yun. Tsaka yung mga tauhan niya, so sobra-sobra tayo nagpapasalamat at lagi sila nandyan para sa atin. So yun, marami nga ako napapanood sa
nababasa sa Facebook na yung ibang punong barangay or mayor nga, so hindi masyadong active or delay yung bigay sa mga tao ng pagkain, ng ayuda, pangunahing ayuda, lalo na ngayon na naka-lockdown, ilang araw nang naka-lockdown. So talagang mga kababayan natin tagutom na. Syempre nga naman wala tayong trabaho. So sana doon sa mga punong barangay namumuno na pabigyan naman agad ng tulong ang mga kababayan natin. Ayan. So ngayon punta naman ako sa grocery para bumili nga ng gatas ng anak ko. Kasi mahirap na, baka bukas medyo mahirap na bumili, mahirap na lumabas. So kaya kailangan medyo magpondo na. Okay lang sana tayong mga nakakatanda na kaya natin tiisin ng hindi kumain sa isang araw, pero yung bata, nako, pag hindi mo nabigyan ng dede buong araw kang balahin, kaya kailangan talaga magbigyan ng gatas. Hindi siya maubusan ng gatas. So yun guys, so sige, hanggang dito lang muna. Sasama ko kayo mamaya sa grocery, sa loob ng grocery. Bibili tayo. Sige guys. So yan, so nandito na ako guys sa may grocery. Kaya lang nasa labas lang ako dahil limited person lang yung pinapapasok sa loob ng grocery. So yan, so nakapila kami. So mahaba yung pila. So maghihintay tayo dito ng matagal-tagal. Hindi ko alam kung ilang tao lang yung allowed pumasok, pero limited lang talaga yung tao. Ito yung pila. Mahaba na yung pila. Kami po pala ay ang kapulitan ng Pasipapa Politician. At ang mga ayan guys, nandito na ako sa loob ng grocery. So hanap tayo ng EQ. Ayan. So ayan. Ayan. So nakakuha na ako ng EQ. So hanap pa tayo ng mantika. So ayan. So kung mapapansin nyo, halos wala nang laman lahat. Dahil nga marami nang bumili. So hello guys. So ngayon nandito na ako sa bahay, nakabalik na. Pero naligo muna ako kasi nga galing ako sa labas. At alam mo naman yung mga bata, halik-halik yan. So para maiwasan yung virus at malinis ako, sigurado malinis bago ko sila hawakan, mahalikan. So kaya naligo muna ako. So ayun, so sa loob ng quarantine lockdown, so ilang araw na nga kaming lockdown, so yan yung naligong buhay namin dito sa Pilipinas. So yan, cycle lang, araw-araw ganyan, bibili ka, tapos sa isang pamilya, isang tao lang yung pwede lumabas. Binibigyan kami ng gate pass or kung sa barko tawagin namin na shore pass.
So yun guys, tulad nga po ng sinabi ko kanina, so marami tayong nababasa sa social media, lalo na sa Facebook, na magkakaroon nga ng nationwide lockdown dito sa Pilipinas dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga victim natin sa virus na to. So tumaas ng tumaas, at saka ilan na rin yung namatay. So posible talaga nga magkaroon ng national o nationwide lockdown. So pero hindi pa naman nga yun confirm. So balita lang yan sa Facebook. Alam naman natin social media. So maraming mga balita, mga fake news. So ayun. So ayun guys, so sa mga kapwa ko marino na nasa barko pa rin ngayon, hindi makauwi dahil nga sa ganitong sitwasyon dito sa ating bansa. At saka sa ibang bansa kung nasan man sila, so bawal silang makauwi talaga, bawal din silang lumabas. Halos hindi talaga sila makalabas, nasa barko lang sila. So nakakalungkot naman na sa mga nangyayari ngayon sa atin. So ayan guys, so hanggang dito na lang muna po yung vlog natin. So see you next video.